guys, ito na po yung cabinet ni kakabit ko ngayon na nakahang saka sa baba po ng lababo. Tapos ito naman po yung sliding door po na French type ang design niya. Ikakabit ko rin po ito lahat mamaya guys. Tapos ito naman po yung mga pinto niya. Dito po yan guys, ikakabit. Yan. Ganyan po siya guys. Yan. Ching po ang bukas niyan. Kaya may bisagra po siya. Tapos ito naman po yung mga shelves niya. Yan, saka ito. Dito po yan guys, ikakabit yung mga shelves. Ito po yung karugtong nito. Yan, dito po. Karugtong pa yan dito. Dito po yan ikakabit. Sa bracket na yan. Tapos ito naman po yung stainless na panglagay sa ilalim ng lababo. Mga lagayan po ng baso at plato. Dito po yan ikakabit. Yan, dito po ikakabit yung lagayan ng baso at mga plato. Dito po may cover pa po yan para hindi po mapasukan ng mga ipis. Saka dito po may cover din po yan. And guys, kakabit ko po muna yung stainless. 10 seconds later. Yan na po, naikabit ko na yung stainless na lagayan ng mga plato saka baso. Ganyan pong bukas niya guys. Saka dito po sa taas. Lalagyan ko naman po ng pinto yung pinaka-cover niya. Yan, may pinto na po siya guys. Yan po yung pinaka-cover niya sa salamin. Ito naman po yung pinto niya. Yan, para may sarado po siya. Hindi papasukan ng mga ipis. Yan guys, okay na po. Kakabit ko na rin po ito ngayon. Few moments later. Ito naman po guys yung sliding door na French type pong design niya. Yan, naikabit ko na po kanina. Hindi ko na rin po guys na videohan kanina kung paano ikabit kasi na lobat po bigla yung cellphone ko. Biglang namatay po. Kaya ni-charge ko po muna. Yan, ganyan po ang sarado niya, sliding siya. Ito po yung lock niya. Yan, dito naman po tayo guys sa may sala po nila. Ginamit ko po dyan na salamin guys ay reflected na bronze dark. Dark po siya para madilim po. Hindi masyado kita yung loob ng kitchen nila. Yan. Pag nakasarado po siya guys, ganyan. Nagre-reflect po siya. Pwede po manalamin. Yan. One-way mirror po ang tawag dyan guys. Reflected na bronze. Guys, dalawa po ang gulong na nilagay ko dyan. Yung double po siya para magandang slide niya. Kasi yung salamin po ay mabigat. Dito naman po ako ngayon sa loob ng kitchen. Yan. And guys, nakahanda na po yung mga ikakabit ko. Ito po yung mga ikakabit ko ngayon. Dito po yung nakahang na cabinet. Yan, hanggang dito po siya. Tapos ito po yung sa baba ng lababo. Ito po yung stainless na lagayan ng mga baso at mga plato. Ikinabit ko na po kanina ito guys.
mga pinto naman po ang gagabit ko ngayon, guys. Ayan na po. Okay na, guys. Ayan, naigabit ko na po yung mga pinto niya, guys. Yung hang cabinet naman po ang isusunod ko ngayon, guys. Sealant ko naman po ngayon, guys, para wala po siyang siwang saka hindi po mamamahay yung mga insekto. Diyan po kasi namamahay yung mga insekto pag nagtagal po yan. Yung mga ipis po diyan sila naiinitlog. And guys, okay na po. Naisealant ko na po lahat. Dito naman po sa hang cabinet. Okay na po yan, guys. Naisealant ko na rin po yan. Dito naman po yung mga shelves niya. Ayan. Yan po ang shelves niya. Saka dito po sa kabila, guys. Pwede na po ulit yan, guys. Kasi okay na po yan. Saka dito po, guys. Ayan, pwede na palagyan ang load niya. Ang ginamit ko pala, guys, na materials dito ay coated white po ang kulay na aluminum saka smoke glass po ang mga salamin niya. Ayan, ayan po yung mga frame niya. Coated white po yan. Stainless po yung mga handle niya, guys.
po guys. Maraming salamat po sa panonood sa ginawa kong video.